Hindi madali ang pagiging isang diver dahil makakatagpo ka ng mga hindi inaasahang bagay sa ilalim ng tubig. Kaya mula sa anomalya ng Baltic Sea, kakaibang struktura ng mga bato, at hanggang sa nawawalang syudad sa ilalim ng tubig, ay narito ang 15 bagay na nakunan ng kamera ng mga divers sa ilalim ng tubig. At kung handa ka na kapatid, ay simulan na natin sa Phantom Jellyfish. Malamang ay nakakita ka na ng maraming jellyfish sa mga komentary. Sila ay makukulay at napakagandang panuorin. Subalit alam mo ba na mayroon ring ibang jellyfish na tinatawag na Phantom Jellyfish ang naninirahan sa loob ng 3,000 talampakan sa ilalim ng karagatan? Ang hayop na naninirahan sa katubigang hindi nararating ng karaniwang tao maliban sa makabagong teknolohiya. Hindi lamang malaki kundi 5 beses pa na mas malaki kaysa sa isang tao. At narito rin ang kakaibang Ice Finger of Death. Ang tinatawag na Ice Finger of Death ay unang nadiskubre noong 1960 na para ba itong daliri sa itaas habang pababa sa lupa. Ang kababalaghang ito ay nangyayari sa tuwing bababa ang temperatura sa nagigelong tubig. Ang lahat ng bagay na madadaanan ng daliri ay magiyelo. Kaya dali-daling umiiwas ang mga maliliit na hayop kapag bababa na ang Finger of Death. At narito rin ang hindi nakikilalang halimaw sa karagatan. Alam na mga scientist na maraming hayop pa ang hindi nadiskubre sa ilalim ng karagatan. Subalit silang lahat ay nagulat pa rin sa paglitaw ng napakalaking halimaw na diskubre noong 2012 sa oil rig ng baybayin ng Mexico. Sa laki nito ay nadaanan pa ang kamera habang kumukuha ng video. Kamakailan ay nakilala ang nilalang at tinatawag bilang Deep Stereo Enigmatica. At narito rin ang anomalya ng Baltic Sea. Ang Baltic Sea ay tahanan ng napakaraming misteryo. Una ay dahil sa underground city. Pangalawa ang paglitaw ng UFO. Hanggang ngayon ay wala pa ring sapat na katibayan sa kanilang existence. May mga grupo ng mga divers ang nakadiskubre ng parang abandonadong syudad sa ilalim ng dagat. Noong 2012 ay nakakita lamang sila ng mga mabatong tanawid sa ilalim. Subalit silang lahat ay nagtaka dahil lumitaw ang kakaibang struktura ng malaking bilog na bato. At narito rin ang Kuala Kant. Ayon sa nakasulat ng ating aklat, ang mga Kuala Kant ay naglaho na simula noong 66 million years ago. Subalit sa hindi natin nalalaman ay nakatago lang pala ang nilalang na to sa kailalimang bahagi ng karagatan. Kamakailan lamang may isang diver ang nakakuha ng footage ng isang kakaibang isda na lumalangoy sa ilalim. May kakaibang struktura sa katawan na para bang kaya nitong maglakad sa lupa. At narito rin ang Stonehenge. Alam natin na may kilalang Stonehenge sa lupa at hindi naman big deal sa atin. Subalit nakakapagtaka pa rin na paano nila napagtugtong at naipatong ang malalaking bato nang walang tulong ng makabagong teknolohiya. Gayunpaman may kaparehong Stonehenge rin ang nakita sa Lake Michigan at tumatak sa isipan ng mga archaeologists kung paano nagkaroon ng ganitong struktura sa ilalim ng tubig. Gayunpaman dahil sa malakas na alon ay hindi na nakapatong ang ilang malalaking bato. Ang nakakaintriga pa kapatid, ang mga batong ito ay may ukit ng isang elepante. At narito rin ang misteryo ng Apollo 11 engines. Ang lahat ay nawala ng pag-asa sa paghahanap sa katawan ng sakay sa nawawalang rocket na Apollo 11 mission. Pagkatapos ng ilang taong paghahanap ay walang positibong resulta. At noong 42 taong nakakalipas, may isang diver ang nakakita ng rocket. Agad namang nagpadala ng expedition ang CEO ng Amazon na si Jeff Bezos para hanapin at suriin ang buong paligid ng rocket ship. At narito rin ang kayamanan ng Emerald. Si James Kovic, isang baguhang treasure hunter, ay nakadiskubre ng nasa humigit 10,000 emeralds sa baybayin ng West Florida ng United States. Noong 2010, siya ay nanabik dahil nakadiskubre ito ng daan para umangat sa buhay, ang kayamanan na nagkakahalaga ng mahigit 1 bilyong dolyar. Subalit nang malaman ito ng gobyerno, ay nilagdaan lamang siya ng temporary ownership ng mga emerald. Ibig sabihin ay hindi niya ito pwedeng ibenta. Dahil sa kasakiman ng gobyerno, si Jay ay nagpakamatay. Hanggang ngayon ay nasa kamay pa rin ng mga officials ang mga diamanteng natagpuan ni Jay. At narito rin ang sinote Angelita. Kung lagi kang nanonood ng SpongeBob kapatid,
ay baka mapapatanong ka rin kung bakit may ilog sa ilalim ng tubig. Subalit alam mo ba na totoo pala na may ilog nga sa ilalim ng tubig? Nadiskubre ng mga divers na may ilog sa ibang ilog. Ang kababalagang ito ay dulot ng hydrogen sulfide. Nangyayari ang substances kung ang mga bagay sa ilalim ng tubig ay nalalanta. At narito rin ang Bimini Road. Ang nawawalang syudad ng Atlantis ay ang isa sa pinakapopular na kwento ng modernong panahon. At halos lahat ng ekspedisyon ng karangatan ay umaabot sa revelasyon ng nawawalang syudad. At nakakita ang mga divers ng kalsadang tinatawag na Bimini Road, isang sinaunang kalsada na ginawa ilang taon ang lumipas. Unang nadiskubre noong 1960s, habang nakakita ang mga researchers na mga batong pinagpatong sa bawat isa, ang kalsada ay may hangganan, kaya ibig sabihin ay may pinaggagamitan noon. Hanggang ngayon ay naging debate pa ng mga scientists kung ang bato ba ang natural na arrangement o gawa mismo ng tao. At narito rin ang nawawalang syudad. Kahit kailan ay hindi naging debate ang mga kwento o alamat na mula sa ating mga ninuno. Gaya ng Phoenix Heraclea ay naging pangunahing port city ng Egypt. Sa kasamaang palad ay nawasak dahil sa pagtama ng malakas na lindol, tsunami at pagtaas ng level ng dagat. Kaya lumubog sa ilalim ng Mediterranean Sea. Isang French na archaeologist ang nakatuon sa pag-aaral sa paghahanap ng nawawalang syudad. Subalit walang nangyari. Habang kamakailan sa kanyang natural na paghahanap, ay nakadiskubre ito ng malaking imahe sa ilalim ng dagat. At natapos rin ang matagal na paghahanap. Ang sinaunang syudad ay lumubog sa 6.5 kilometro mula sa baybayin ng Alexandria. Sa kabila ng maraming kayamanan ay narito rin ang sinaunang kagamitan na ginagamit ng mga sinaunang tao sa kanilang pang-araw-araw na pamumuhay. At narito rin ang F-4 Corsair aircraft. Natagpuan ng mga divers ang naging tahanan ng iba't ibang klase ng isda, ang isang lumubog na eroplano nasa 150 meters na lalim mula sa karagatan ng Hawaii. Dahil sa magandang tanawin ay parating pinapasyalan ng mga turista ang lokasyon. Ang eroplano ay ginamit habang nangyayari ang World War II. Ayon sa mga eksperto, ang eroplano ay bumagsak dahil sa maraming tama ng katawan at buti na lang ay nakaligtas ang piloto dahil nakasuot ito ng life jacket at palutang-lutang sa karagatan. Narito ang pinakailalim na kuweba sa ilalim ng karagatan na kinakailangan pang gumamit ng makabagong teknolohiya ang mga divers para makalakbay sa ilalim. Kung mahilig ka sa mga underwater discovery, ay para sa iyo ito, kapatid. Maraming dalito na ito ay isang sinkhole dahil sa kanyang hitsura. At ayon sa pag-aaral, ang kuweba ay may lalim na 927 feet. Hindi pa lubusang na-explore ng mga divers ang nasa ilalim dahil na rin sa makitid na daan. At sino ba naman ang nakakaalam kung anong klaseng bagay at nilalang ang makikita sa ilalim? At narito rin ang Artemis Republic. Ang karaniwang exploration ng Artemis Republic ay siyang maghahatid pala sa atin ng pagkasabik. Noong lumubog ang malaking barko, ay marami ang nagsasabi na ito ay may kargang mahigit bilyong dolyares na kayamanan at diamante. Isa na dito ang American coins na nagkakahalaga ng $250,000 ang bawat piraso. Pagkatapos ng ilang subok sa paghahanap ay nadiskubre ni Martin Barrel at ang kanyang anak ang mga kayamanan. At narito rin ang pinakamatandang syudad sa buong mundo. Ang nawawalang pinakamatandang syudad ay nadiskubre noong 2001 dahil sa mga divers. Ang nawawalang syudad sa baybayin ng Cambay ay pinaniniwala ang pinakamatandang syudad sa buong kasaysayan. Narito ang mga iba't ibang artifacts, mga buto ng tao at ibang likha. At ng pag-aralan sa laboratorio ay sinasabing nasa 9,500 years old na ito.